Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. May mga nagtatanong sa akin eh. Nagagalit pa eh. Sabi nila, di ba bakit noon eh maka Duterte ka? Ha? Bakit ngayon eh hindi na? Oh, eh sa palagi ko, hindi lang sa akin may nagtatanong ng ganun. Marami na ngayon ang nagsisisi, mga kaibigan. Ah, dahil sa, alam naman ninyo, wala tayong nakita maganda eh, na nangyari. Ako nga, maaga pa eh, di ba? Siguro, wala pa isang taon eh. Nauntog na ako sa katotohanan eh, mga kaibigan. Wala pa isang taon, ilang buwan lang. Nakahalata na ako, mga kaibigan. Eh, isa lang ang sagot natin dyan. Ang may sasagot lang ho natin dyan, eh, magaling na ako eh. Di ba? Dati, nauntog na ako eh, di magaling na ako, di ba? O, pag sila naman tinanong, bakit hanggang ngayon eh, ano ka pa rin? Maka Duterte ka pa rin. Oh, ang sagot naman nila ang sagot naman doon natin, hindi pa kasi sila magaling, 'di ba? Mga kaibigan, iba nga dyan, may katok pa sa ulo eh. Nagpupumilit, mapag-usapan lang eh, si Gadong, 'di ba? Si Katornik Gadong. Alay mo, nagpakuha ng litrato para mapag-usapan siya. Ha, yung face mask nilagay sa labas ng face shield, di ba? Eh, mas maganda yan, papalakpakan ka ng tao kung gusto mo ng katarantaduhan ganyan. Ba, eh, ano ka, magpantalong ka tapos tsaka ka magsuot ng brief. Di ba? Hindi brief muna tsaka pantalon. Yun ang ginawa niya eh. Katulad nung suit ni Superman, di ba? Yung brief nasa labas. Oh, ganun ang gawin mo para palakpakan ka ng publiko, gago ka. 'Di ba? Oh, kita mo ngayon pati yung mga pinagtatanggol nyo, kayo ngayon ang binabanatan, 'di ba? Oh, 'di ba Malacanang nagsabi, hindi niyo dapat biruin yung mga protocol na pinasusunod sa panahon ng pandemya. Eh sino nga ba nagsisimula niyan? 'Di ba kayo? O katulad niyan, balitang-balita, nag-birthday party si ano, PNP Chief Archie Gamboa sa Baguio City. Ha? O eh, kinakailanan naman nila na nilabag nila yung protocol sa social distancing. Eh, alam nyo, pagka mayroong usok, may pinanggagalingan yung usok eh. Eh, kung mamaya may lumabas na mga litrato, di ba? Na hindi totoo mga sinasabi ninyo. Oh, edi kahiya-hiya yan, 'di ba? Eh dapat magsipag-resign na kayo. Tsaka yan, oh, tingnan niyo, yung sinasabi nating hindi kayo mabubuhay ng 100 taon, huwag niyo isagad. Ang pag-abuso sa kapangyarihan. Darating at darating oras eh, katulad niyan, 'di ba? Inaway ninyo lahat ng mga nasa media. Oh, kasi hindi nyo matanggap na merong pumupuna. Ang gusto ninyo, walang pumupuna. Gusto nyo perfect. Walang perfect. Ha? Mga kaibigan. Oh, ayaw ninyo may pumupuna. Dadating ang oras. Yung hindi ko makakalimutang sinabi ni Attorney Alan Pagya sa akin eh. Ay, napakahalaga ng media. Ha? Eh, sapagkat darating ang oras, makakatagpo ka ng katapat mo. Halimbawa, kahit gano'n niya kataas ang pwesto mo sa gobyerno, darating at darating ang oras, ha, makakatagpo ka ng, akala mo wala na dahil ikaw na yung pinakamataas, wala ka ng makakatapat. Oh, pag dumating yung sandali na yun, doon nyo malalaman ang importansya ng media.
dahil yun na lang ang sasandalan mo. Wala ka na ibang sasandalan eh. Sino pa? Oh, sige nga, mga kaibigan, tama yun eh. Eto, alam nyo, dapat talaga, magbago na eh. Habang may pagkakataon kayo, yan ang katunayan ha, yung mga kaya totoong may sakit, kaya hindi totoong may sakit, ano lang ibig sabihin nun, ipaiwatig nun, kung itong mga ito may sintido kumumpa, na meron pang nananatiling kahit na konti man lang na kwan, nakatinuan sa isip nila, sa utak nila, at meron pang budhi. Ha? Di ba ang dapat sanang reaction nila dyan eh? Maisip nila, di ba? Ba eh, masama na pala itong pinaggagawa natin. Ha? Masama itong dapat bumalik na sila sa katotohanan. Di ba? Yan ang katunayan. Kahit presidente ka, ba hindi ka abuti ng, mabubuhay ka ba ng 100 taon sa palagay ninyo? Lalo pa ganyan. Ang kalagayan niyan, hindi namang kapareho ni Lim yan. Eh si Lim nga eh, hindi mo akalain eh. Eh yung iba dyan, tumagal lang ng 90 anyos, paano? Nagpapasaksak ng kwan eh. Sa Germany, million-million ang halag eh. Di ba? Ano yun? Yung para daw, hindi ka tumanda, ha? Stem cell. Eh, nandun sa may Makati abi nyo, sperm cell lang ang pinasasaksak ng mga yun. Yung mga ano ron, yung mga babae ron na naglalakad, mga kaibigan. Eh, puro kanyan eh. Alam nyo, dapat humingi kayo ng paumanhin na kayo, Rockwell, lahat kayo na mga tao ni Presidente Duterte. Ang laki ng kasalanan nyo sa bayan. Paano niya ipagtatanggol yung ginawang pagbebenta sa Pilipinas? Pag-utang ng Pilipinas sa China. Eh yan ngayon ang yan ang talagang pakay ng China. Yung magpa-utang, yung debt trap ko na sinasabi. Patibong na utang. Diba? Bitag na utang. Oh, mga kaibigan. Kapag ka umutang ka, kaya ka pinapautang kasi alam hindi ka makakabayad. Di ba? At pag hindi ka nakabayad, sisingilin ka at no time sisingilin ka nila. Oh. Di ba? Pagka siningil ka, wala ka naman pambabayad. Eh kukunin nila, ito'y take over nila. Kung ano yung mga negosyo at ari-arian na pwede nilang kamkamin. Katulad ng ginawa nila sa Pakistan at sa Sri Lanka, di ba? At Maldives pala, utang din yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, death trap yan. Bigla kang sisingilin. Baka hindi mo pa nauumpisahan yung sinasabi mong kinuwang utang eh, sa mo gagamitin, eh sisingilin ka na para magkaroon. Alam nyo ngayon, matindi. Di ba binabalita natin ng Biyernes yung pagsasara ng anong tawag dito, refinery ng Shell. Kumpanyang Shell dito sa Pilipinas. Meron ngayon, kalimutan ko kung saan ito eh. Basta India yata, pinagbabawal na nila, hindi na nila papapasukin yung mga barko na magkakarga ng langis. Kung ang barko dadalhin sa China, ha? Barko ng China. Basta't may kaugnayan sa China, kahit na third party yung barko, ang may-ari ng barko, hindi nila papapasukin. Halimbawa,
ibang barko, hindi sa China. Pero magdadala ng langis sa China. Ay hindi na. Ano tawag dyan? Embargo na yan. Alam nyo ba, nung nagsisimula ang pagmumurahin ni Presidente Duterte mga 3 taon nakakaraan, tinatalakay namin yan. Kasama ko pa si Peter noon sa programa. Di ba sinasabi ko na hindi mo pwedeng gawin yan. Yung mga pinagsasasabi mo. Ha? Bakit? Eh kung makapustura itong si Presidente Duterte noon eh. Akala mo, mas malaki pa tayo sa Amerika eh. Pambubuli yung ginagawa, di ba? Pag hindi tayo sumunod sa mga kasunduan sa mundo na tayo ay kasali sa kasunduan, pwedeng gawin sa ating kakuyan yung embargo eh. Di ba? O katulad yan, mga kaibigan, ginagawa na ngayon sa China. Oh, sa atin pwede rin gawin yan. Binabala natin yan. Ginagawa na rin. Eh syempre, yung mga ang dahilan pa sa isang sa pag-alis dito ng pagsasara ng refinery ng Shell dito, eh pwedeng ang maging kahulugan yan, mga kaibigan, eh kung ano, gusto nang anytime pwede nang umalis. Inumpisahan lang sa refinery. Pero pwede tayong embargoin eh. Sa langis eh. Mga kaibigan, kung paano kung umalis yung mga yan? Saan tayo kukuha? Di lalo lumpo na ang ekonomiya natin. Wala na tayo. Mickey Mouse na ka, na bansa na tayo. At ang mangyayari, pwede nang kamkamin ng China ang lahat ng gusto nila bilang kabayaran sa pinasok na kasunduan ni Presidente Duterte. Kaya mahirap eh. Yung kasunduan na yan eh, siya lang naman ang kausap niyan eh. Oh, kasali ba kayo? Mga hinduropot na mambabatas? Nagkapera ba kayo dyan? Oh, sipin ninyo, walang kumikibo. Ni hindi basta na lang pinayagan ng mga senador na mangyari yan, pag utang na yan. Naimbestigahan nyo ba? Wala eh. Ikinumpormisyo tayo, di ba sinasabi nung una, kaya daw hindi maigiit. Eh baka girahin tayo ng China. Eh ano sa palagay mo mangyayari resulta sa ginawa niyang pag-utang? Eh paano kung hindi ka pumayag? Ha? Na halimbawa, kumpiskahin nila yung mga teritoryo natin at pati na yung mga negosyong nilagay nila rito. Sipin mo, pinag-invest dito. Nagtayo ng mga infrastruktura dito. Pera ng China, pero mga inchik din nagtrabaho. Bali walang utang yun, di ba? Anong utang mo ron? Oh, sige nga, nagtayo ng kapirasong tulay. Utang daw yun, pero ang mga nakinabang at nagkatrabaho doon, mga inchik na pumasok ditong illegal. Illegal workers, illegal alien. Sipin mo yan, mga kaibigan. Sino ang naglagay sa atin sa panganib? Tapos tayo pa sisisihin, tayo pa ang pagsasabihan na wala tayong kakayahang labanan ng gera ang China. Eh hindi naman gera pinag-uusapan sa paggiit ng kasarinlan sapagkat ginawa rin ng Indonesia yun. Wala namang epekto. Wala namang gera. Oh, Indonesia ang nagtataboy sa kanila. Hindi yung sa Pilipinas, tayo ang itinataboy. Yung mga mangingisda natin, baliktad. Lahat ng baliktad, dito lang sa Pilipinas.
Sino ang nagpahamak? Paano nyo ngayon babaguhin yan? Yan ang problema. Di ba? Paano mangyayari sa Pilipinas? Ibinaon tayo sa utang na wala tayong kinalaman. At wala tayong naramdaman dun. Sana man lang kung nakinabang tayo sa inutang. Hindi. Unti-unti na yan. Tingnan ninyo. Di ba nauna na nagsara yung mga pabrika? Alis na sila rito. Bakit? Kung ikaw ang negosyante, tatagal ka ba sa ganitong klase ng environment? Eh kung halimbawa, dahil sa pagpayag ni Presidente Duterte at ng kanyang administrasyon, napasukin tayo ng China, magpapatupad ng ibang patakaran. E di syempre, gigipitin din niya mga negosyo rito. Alis na lang sila. Bago mangyari yon, nakikita na nila yon. Mga kaibigan, saan pupulutin ang Pilipinas? Oh, hindi ho ba? Saan? Yan ang mga ihingi nyo ng tawad dyan sa mga Pilipino. Baka sakali suportahan ng Pilipino ang pag-iit sa ating kasarinlan. Wala kayo, hindi na kayo. Wala na kayong ano, wala na kayong relevance. Nagtsatsaga na lang ang mga Pilipino na magantay, na sanay 2022 na bukas. Yun na lang iniintay ng mga Pilipino. Pero umasa sa inyo, wala eh. Ni face mask nga, hindi kayo. Ito yung walang yan si Duque. Namigay pa ng face mask, siya mismo. Ano yun? Anong gusto mong palitawin? Bilyon-bilyon ang ninanakaw dyan sa PhilHealth, sa pondo ng COVID. Ha? Face mask lang eh. Gusto mo, bayani ka pa? Alam nyo, kasabihan, pag bayani ka lang. Pag magnanakaw ka lang. Huwag mong pagsamahin yun. Hindi pwede yun. Hindi mangyayari yun. Na ang magnanakaw maging bayani. O kaya yung bayani magnanakaw. Hindi mangyayari yun. Never. Mga kaibigan. Ito naman si Boy Finger. Paano hindi paghihinalaan na malubha sakit nitong si Presidente Duterte tsaka siya yung kumakalat na dinala sa Singapore. Akalain ninyo sumalubong doon sa mga umuwing OFW, yung mga umuwi na. 400 yata. Pati mga apat na namatay doon. Ba? Nagtalumpati, umiyak? Ha? I'm grateful, nung sabihin niya, I'm grateful to have served the greatest president Philippines ever had. Ano? Greatest ano yan? Saan naging greatest yan, presidente? Ngayon? Ha? Greatest saan? Greatest lovable? Eh, kanta yun eh. Mga kaibigan, saan naging greatest yan? Jesus Mario Josep. Eh, kasi akala, umiyak to si Boy Finger, akala, yung binabasa niya, eulogy. Para bang, ano, nagbabasa sa namatay? Di ba? I'm grateful to observe the greatest president Philippines ever. Eh, pang eulogy ang sinabi mo, tapos iniyakan mo pa. Oh. Mga kaibigan, di ba? Statement ba yan? Ha? Sa umuwing OFW, sipin mo, miyak pa oh. Tarun, Boy Finger oh. Ano masasabi mo? Hiling ko Yukut Suryano. Ako, tanga, inutil, tarantado! Ano tawag dito? Matagal, yun na po akong listener. Nag-text doon sa number na binibigay natin. Noong nabubuhay pa si Kaoding Bartolome at Rod Navarro,
Meron lang po ako napupuna sa mga kaliwat kanang sabuatan sa pananamantala simula sa mga ayuda at iba't ibang gastusin ng gobyerno na hindi naman totoo. Meron nga talagang COVID China virus, pero bakit naaatim nitong mga magnanakaw ang ginagawang racket tong COVID-19? Sa tingin nyo, Kapersi, na dapat nang kumilos ang mga may malasakit sa bayan, na dapat magpadala na ng panawagan sa mga totoong senador? Eh wala. Wala tayong magagawa eh. Eh, ninakaw na yung mga perang yan. Kung di ba ninakaw yan eh. Eh, kuwan yan? Magbibingi-bingihan ba yan? Di nagpaliwanag na yan. Kalat na kalat kung magkano inutang nila. Official, base sa mga official na post ng mismong Department of Finance, mga kaibigan. Hindi ho ba? Wala ho eh. Sabi ko nga, makaasa tayo na baka sakali maparusahan lang yung mga ema o makasuhan pag wala na itong administrasyon ngayon. Pero habang sila nandyan, eh wala. Wala tayo maasahan. Ano masasabi ni nyo sa kaso ni Cesar Montano? Meron ba? Si Kat De Castro, si Wanda Teo. Mga kaibigan, ang dami. Iya si Duque na lang. Walang anumalya. Eh panahon pa ni... Ang haba ng swerte niyan, pwesto lagi yan. Panahon ni Gloria. Panahon ni Pinoy. Ngayon, nakapwesto pa rin. Panahon ni Pinoy, civil service nga pala yan. Ano? Eh, balita ko, ang dami nang gustong bumalimbing, ha? Paikot-ikot yata doon sa opisina ni Vice President Lenny Robredo, eh. Ha? Mga kaibigan, eh. Ha? Mukhang nagpapacharming, naku. Yan ang mga kuhan, style niyan. Yan din ang binabala natin kay Presidente Duterte. Nakita ko na lahat yan, napanood na namin yan simula kay Marcos, ha? Hanggang sa mga sinundan mo. Pagtapos ng parang mga babu yan, ha? Kung sanaro ng ang labangan, eh doon yan sasabsab. At abangan nyo rin. Kamukha rin nung mga nakaraang administrasyon hanggang sa administrasyong ito, lahat ng sinuporta natin, ang makikita natin, ha, eh, yung mga kuano, yung mga kalaban nila, yun din ang makikita natin kasama nila sa susunod na mga administrasyon. Ha, mga kaibigan, ala na eh, kung di na kaya, baba na, di ba? Sundin ang konstitusyon. Diyan kay Binoto eh, pwede mo bang sabihin, papalitan mo yan, di ba? Sana hinantay mo mapalitan tsaka kayo kumandidato, di ba? Nagpasakop ka nung makikinabang ka. Katulad nung ginawa nyo sa ICC. Nung may kaso na tsaka kayo hihiwalay. Dapat nung walang kaso, hindi humiwalay na kayo, di ba? Ganun lang yan eh. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa
bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,